Okay guys, welcome to ating Cost of Vlog. So ang gusto ko ipakita sa inyo itong Toyota GL. So itong Toyota GL na minotify namin, ang daming ginawa. So umpisa ko na lang muna sa labas. Ang exterior na GL, wala siyang kulay black. So ginawa nung client, change color niya na para maging black yung exterior niya. At the same time, yung body kit, kumapansin yung ibang-iba. So ito yung body kit na aftermarket na ng Toyota GL. Pasok rin siya sa tourer, pero o sa commuter. Pag naka-super Grandia ka na or Toyota Elite, hindi na masyadong ginagalaw yung mukha. Pero ito, Toyota GL, binago yung mukha. Ibang-iba yung appearance niya. So, for sa body kit, nagkabit rin ng 20-inch wheels. Which is ito, hindi na kami ang nagkabit ito. Client ay nagkabit ito. Pero, ang suspension nito ay naka-tain suspension. Kasi, most of Toyota GL or commuter, pag bumabiyahe ka, mas matagtag kumpara sa Super Grandia na Elite. Pero, pag pinilta mo naman ang suspension ito, mas maganda ang ride mo compare sa Super Grandia and Elite na new body. So, tain suspension is very known aftermarket in Japan. So, guys, kung nakita niyo na yung, ikutin ko muna kayo doon, ikutin mo muna yung body kit, aban, tapos may kapasok na kayo. So, guys, yung harapan, yung side moldings niya, ginagyan ng chrome. Tapos sa likod niya, meron siyang rear skirts na para siyang may muffler accent pero hindi siya muffler. So yun yung body kit niya. So ngayon, sa loob na tayo. So guys, ang loob niya ay ito. So umpisa ako muna, all blacked out. So ang original na Toyota GL, hindi black yung mga panels niya. So ngayon naging all black na siya. Tapos nilagyan namin ng window frame accent. May hawakan pa rin, i-retain namin to. Tapos sa bababa yung curtain na to. So ito yung curtain na to. Ano to, aftermarket na to na curtain. Tapos nilagyan namin ng 24-inch TV. Tapos itong lagayan ng center console niya is purely customized by the client. Hindi na, baga parang, ito yung mga pinapagawa sa amin ng client na specific na hindi naman namin normal na ginagawa. Kasi mas matagal sa production namin pag gumagawa kami ng mga customized na ganyan. Tapos, meron siyang rear view camera para nakikita niya all the time yung likod at saka yung sa harapan. So, nakikita na rin ng owner. Tapos, meron siyang TV. Itong TV na to, smart TV na rin siya na 24-inch. Buti nilang naglabas ang Hanabishi kasi ang 24-inch, marami nag-request. Gusto nila yung brand na ito. Even though you got the mas magandang brand, wala silang smart TV, nagiging useless. So, buti na lang ang Hanabishi, naglabas siya ng smart TV. So, sa mga customized band kasi, perfect at 24-inch. Usually, people would ask 32-inch. Pero hindi namin masabing practical ang 32-inch. Imagine mo ang distance mo, ang lapit na. Magta 32-inch ka pa, maduduling ka lang. So, next would be this seats, I mean footrest. So this imported. Pero ang foam nito, maraming tatanong sa amin eh, paano naging imported ang upuan nyo? Eh kayo naman ang gumagawa. So guys, we do import yung mga framing because yung mga framing nito, may mga ano siya eh, meron siya mga standard na approved by the may association yan eh. For you to say, yung upuan mo is on the standard. So yung mga framing namin is all imported. Pero ang foam namin, we're really proud to say it's Eurotex Foam. Eurotex Foam are the manufacturer of Japanese brand in the Philippines na yung foam nila ay sobrang tibay compare sa aftermarket China na foam. And then our leather, by the way, this design number one of Ate Customs. You can dictate the pillow, may zipper kami sa likod. So, kung anong cushion ang gusto mong ipakapalin, nagagawa namin yan. So, going back to our leather, ini-import din namin yung sarili naming leather. Hindi kami bumibili sa marketplace. So, kaya namin ginagawa to ensure lang yung leather na ginagamit namin ay maganda.
Kasi if you say synthetic leather, it's a very general word. Imagine na lang, ang regular synthetic leather you can buy about, example na lang to, you can buy at 2 peso. Yung synthetic na ginagamit namin, you can buy at 10 peso. So yung price difference nila, ang laki. Pero you still call that synthetic leather. So yun lang, konting tips lang. Tapos, may function siya na abante and atras. And laging tinatanong sa amin na parang teka, umiikot ba yung upuan niyan? Dahil sa inyo naman eh, some people need this umiikot, some people don't. Pero idademo ko na lang rin sa inyo, pag iniikot mo siya, ganyan. So kung naikot mo siya, may lever ka to adjust kung ano yung gusto mo. Pero beware lang sa likod ng TV para nakaharap ka na doon sa likod. Tapos next, we have the flooring. So ito, flooring na to, in this case, yung client na, nung unang ginawa namin to, ang pinili nung client namin is the brown vinyl flooring. Every time we ask the client, anong kulay ba na flooring na gusto nyo? Siguro I would say 90% of the client will always say kulay kahoy para kamukha doon sa bahay. Pero ang hindi lagi naiisip ng client, yung mga ibang kulay ng flooring, if you step on it, bumabakat agad yung putik. So, at a custom, usually we don't let the client choose the flooring na. This is our standard flooring na kulay. Kasi ito, ito yung very safe na kulay na hindi ka talaga magkakamali or pag natapakan mo, hindi siya madumi. Tapos next, we modify the double and single. Itong double and single na to, design number one din. Tapos, tinanggalan namin yung original na Toyota seats kasi ang original na Toyota seats, hindi mo siya ma-recline ng ganyan ka-recline. So, minodify namin tong upuan na to para pwede siya mag-recline ng ganyan ka-recline. So, isa pa sa nagawa namin, yung owner na nung ginawa namin to, ginawa pa rin yung 3 rows. Meron siyang sofa bed sa likod, double and single. We told the client, talagang masikip. Pero, nung nakita ng client na masikip nga, so, binigyan niya kami ulit ng free hand to modify this van ulit na para maging ano, para maging based on sa specs na gusto mo. So, ito, nahihiga mo siya. So, na-relax mo. Pwede kang mag-angat ng paa habang buwabiyahe ka. So, kahit saan ka umupo sa van na to, komportable ang inupuan mo or hinihigaan mo. Yan o. Ito naman, itong portion na to, hindi mo siya masagad ng atras kasi nasa corner ka na eh. May stopper ka na eh. Pero, itong upo na to, komportable ka pa rin. Ito na yung gitna na hihiga mo ng todo because ito yung kayang wala siyang harang doon sa dalawang dulo. Tapos we put the soundbar here at the back, requested by the client kasi sobrang puno na yung harapan. So naglagay na kami ng soundbar. Tapos itong soundbar pala, in-upgrade yung client, so not the usual soundbar na nilalagay namin. Tapos we have the starlight. Itong starlight na ito, well, marami gaming client yung sabi, ayoko niyan, feeling Rolls Royce or whatever. Alam mo, it's not about knock-off ng Rolls Royce. Hindi yun eh. Sometimes, yung feel mo lang talaga na gusto mo talaga, yung mood mo, ang ganda ng ilaw, or pagpintay mo itong anim na ilaw na ito, tricolor na ito, pag ito lang naiwan yung stars, ang ganda. Tapos yung stars ito, gumagalaw-galaw pa siya, depending on anong settings ang gusto mo or mood mo na pwede mong gawin. Tapos, ang kulang pa dito, Joven! Akin yung table. So guys, may ito pala, hindi pa tapos to eh. Yung client namin, okay, ina-actual namin, pag nagkakabit kami ng center table, hindi kami nagkakabit ng center table na hindi in-approve ng client kasi magkamali ka lang ng butas para ulitin mo ang laking trabaho. So in this case, this is the table. Natatanggal naman siya, pero ang sabi ko sa, we suggest na pag ito, sinivel mo, pwede mo siya ilagay sa gitna para kayo nag-meeting lahat. Tapos yung isa naman, 2 tables ang nilagay niya. Yung isa naman, pag nasa harap ka, nandoon mo rin ilalagay. So, tapos meron kaming saksakan, which is this outlet. Diba? Tapos, ang common question laging ask ay magkano. Okay guys, yung magkano naman, depende sa anong setup na gagawin mo eh. Ang case kasi ito, all the way ginastos ng client eh, from body kit to paint to ganyan. And then we ask the client, how come you don't buy the elite na lang
bakit ito? So, alam mo, some people kasi meron siya rin yung discard na kaysa bumili ako ng Elite, mas gusto ko masunod yung gusto ko. So, point per point, masusunod yung gusto ng client, which is ito yung lumabas. So, guys, nothing much to say, pero sana nagandahan kayo dito at nagusto nyo itong customized van na ginawa natin ng Toyota GL. So, guys, if you're interested with this setup, you can call our office at 3411-5858. Guys, maraming sabi we don't give exact price. Our mentality kasi if you really want to set up your van, you can inquire naman. We don't usually post how much sa social media. Kasi if you're really interested, you will call naman. Nothing to lose naman if you call. Kung hindi nyo nagustuhan, di wala. Pag nagustuhan nyo, then we do the transaction. Pero bluntly, two things. We're protecting our client. Number two, iniiwasan namin yung mga some other same line na gumagawa like this. Tinatansya lang lagi yung price namin and they will always say mas mura kami kay Atoy. So, nothing against all of my competitor, pero that's the reason why we don't give our price. So, guys, if you like our gawa na lang, you can call us. Pwede rin naman kayo makipagkwentuhan sa amin, tanong-tanong lang. Kung hindi pa kayo ready magpagawa, okay lang rin naman. So guys, thank you for watching and always remember, Jesus loves you and God bless.